Panibagong araw, panibagong buhay mga kanoo. Welcome again to another vlog. So ngayong araw magluluto tayo ng ginataang tulingan. So yan yung ating isinain last time. So ngayon is babaunin natin sa school at mas papasarapin natin yung ating nilutong tulingan. So ang una muna is ipinirito ko muna itong mga tulingan. So, hintayin lang natin mag-golden brown yung both side. And then, maya-maya, okay na yan. Then, eto na, ready na yung ating piniritong isda. Ayan, so, itatabi lang natin ito lahat para tumigas yung mantika dito sa mga isda. And then, after nyan, ay ipe-prepare na natin itong mga sibuyas at bawang na gagamitin natin. Kasama na itong mga gulay na isasangkap natin dito sa ating lulutuing ginataang tulingan. Magkaiba nga pala yung sibuyas na nagamit natin dito. Merong puti at saka itong violet. And then after nyan ay pipit-pitin naman natin itong mga bawang. And then after nun, ito namang talong na hinihingi ko kahapon sa kapitbahay. Thank you po. Yan. So, sasamahan natin ng talong itong ating igagatang tulingan. After ko nga lang magayat ang lahat ng mga talong, ay isusunod ko naman itong kalabasa. Ayan, so hatiin lang natin. Konti lang yung ilalagay natin kasi konting isda lang naman yung lulutuin natin. Ayan, so tamang-tama lang para sa pambaon natin sa school ngayong araw. So balatan lang muna natin itong kalabasa. So ganyan lang din kaliliit sa talong yung pagayat natin dyan maya-maya. Ayan. So ito nga pala yung pinakamahirap balatan, lalo na kapag ang gamit natin kutsilyo ay hindi ganun katalas. Pero since nahasa naman natin ito, ay madali na lang para sa atin itong gayatin. So yan, gayatin lang natin sa maliliit na gayat itong ating kalabasa. And after nun, ito na yung ating sangkap sa pagluluto ng ginataang tulingan. Ayan, so unahin muna natin ang sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na po silang dalawa para mas mapadali kasi medyo late na tayo. Ayan, so igigisa lang natin yan hanggang sa mag-golden brown na itong sibuyas at bawang. After naman yan, ang ilalagay naman muna natin ay itong ating kalabasa. Ayan, so utay-utayin lang natin ang paglalagay. Unahin lang natin yung ilagay kasi mas matigas yan at kailangan natin mas mapalambot ito ng mabuti. Ayan, so haluin lang natin ng ayos para malutuluto ito bago natin ilagay yung iba pang sangkap. And then after nyan, ilagay naman natin itong mga talong. Maya-maya pa, after natin mailagay lahat ng mga talong, ay lalagyan naman natin ito ng mga pampalasa. So, maglalagay lang ako dyan ng kaunting asin. And then, after nun, itong ating another seasoning. And then, itong ating paminta. Ayan. So, lagyan lang natin ng tubig. Ano, kasi ang gagamitin natin gata dito is itong Popo Mama. Kasi hindi na tayo makakapag-gata ng niyog dahil malilit na tayo. Kaya instant na lang yung gagamitin natin. So, kaunting tubig muna and then takluban lang natin ito ng kaunting minuto. And then after nyan, ayan, iga na ang ating tubig dito sa nilagay natin sa mga gulay. Pag makalipas ang ilang minuto, ay ilalagay naman na natin itong mga isda. Ayan. Then after nun, ito ng ating Coco Mama Fresh Gata. Ayan. Then after nyan, kapag nailagay na natin yan, mag-add lang tayo ng kaunting paminta ulit. And then itong kaunting asin para makadagdag lasa. And then after nyan, ay maglalagay naman tayo ng suka. Pandagdag lasa din po yan sa ating ginataang tulingan. Ayan. So, takluban lang natin ito ng mga ilang pang minuto para mas maiga-iga naman ng kaunti itong ating niluluto at mas maging malapot at masarap itong ating ginataang tulingan. At pagkalipas ng mga 5 pang minuto, ito na yung ating ginataang tulingan. Ayan, so ready-ready na para sa pananghalian natin mamaya. Thank you for watching!